Si sir, kasi dito may ginawa lang daw siya, no? Kaso yung nung naklam natin to, walang driver. Yung rito, may oras ba yan? 8 to 5. 8 to 5. Eh, paano kung limbawa lumakpas sila dun sa binigay yung oras na pinagawa? Oo, yun dapat i-camping. Sinasabihan nyo sila ganun? Nag-a-announce ka. Outside, bawal yan eh. Di ba? May madaanan kami dito. Dyan. Okay lang. Hindi pwede na may clam. Pabilaan. Pabilaan yan. Pabilaan po. Tama na natin, sama na natin yung Bisayan. Okay, nakaklam ka na kasi nung dumating siya, no? Gamit ako lang pagkain sa asawa ko. Huwag mo na pa ang tarif kasi nakaklam na? Oo, nakaklam na. Sa Loyola Street dito sa may Sampaloc. Ito isang pampasaherong jeep. Nandito ngayon tayo sa Team Aguila District 3. Ito isang biyaheng divisorya Moray Tagastang bilang nakaparada dito sa bangketa. Ito akin na club na po. Club number 123. Kikita naman natin, no? Bukod tayo itong jeep na to na nakaparada rito na nakalabas sa 3 meters. Ito, ginagawa na lang po ng notice. Dito lang po ito, mga kabayan, no? Sa tapat ng 7-11. Corner Dalupan. Loyola Street, corner Dalupan Street. Ito yung driver. Oh, na okay, nakaklam ka na kasi nung dumating siya, no? Gamit ako lang pagkain sa asawa ko. Huwag mo na pa ang tarif kasi nakaklam. Nakaklam na? Oo, nakaklam na. Ayun, hindi naabutan ni sir, no? Kasi alangan hindi yung pagkakaparada niyo rito. Inabutan ng ating clamping team. Makikita naman natin dito, no? Clamping and towing zone area itong kahabaan ng Loyola. Kaya kung hanggang maaarip, eh, mag-iingat o huwag tayong paparada rito. Okay, tuloy na tayo. Nandito ngayon tayo sa Loyola Street, ka corner ng Moret Street. Isang Nissan NV300 Urban ang nakaparada rito. So makikita naman natin. Daming alikabok, no? So mahaba siguro naging biyahe nito. So dito makikita natin meron din signage dito. So kung mapapansin niyan dito, kikita naman nila dito, no? No parking zone. Pero dito nakaparada ang isang Nissan Urban. Ito ginagawa na lang ng notice ng ating agent na si Sara Mendoza. Okay. Nakaklap na rin po, no? So makita natin kabila niyan, basta kahabaan po ng Loyola Street. Dito ngayon tayo sa Earnshaw corner Kaiko Street, isang multicab na Suzuki ang nakaparada rito. Ito wala pong driver, napapansin naman natin. So ang kabang po ng Earnshaw is clamping zone area din po, no? O dito yung isang sasakyan dito na canter, may driver naman po to. Ito paalisin na lang po. Ito nakaklam na po, clamp number 146. Dito lang po to sa ano, malapit dito sa terminal ng bus na Florida. Okay, ginagawa na lang po ang notice. Okay, ito yung isang nakaparada rito, no, na counter, no. Buti tiyempo siya, walang may tao rito habang nagka-clamp tayo rito at hindi sila nasama. Okay, may notice na rin, saka may clamp na. Okay, tuloy na po tayo. Announce kami ng announce. Ayaw nilang pakinggan. Lalo-lalo na yung mga umuupa na hindi yata nila alam na may one side parking. Kaya yung pag-awad ko. Kanina, pinahipot ko. Matitigas ang ulo. Sige, tawagan nyo lang ako. Mas maganda sana. Meron na kaming letter na ginawa eh. Yun. Ito pa yung pagpunta sana sa... Papuputay ko sana sa... Pinitin nila lang ang gas namin. Mga kabayan, nandito ngayon tayo sa barangay 566 o zone 55 dito sa... Kala nila, pagka na-clamping, tapos kinabukasan,
Wala. Pero samahan din mo kami ng official. Wala po problema. Kasi as of now po, medyo iwas po tayo sa mga secondary ko na. Pero kung ganyan po yung President Kemas, pwede yung letter na po. Katulad na ito, formal letter. Ito, kasi meron nang request dito ang barangay. Mga nangungupahan. Okay, sa yung limit yung butante namin na ano eh. Mas matitigas ang ulo. Eh, kanina sa kagawad, sa kagawad, eh, tignan natin kung may pinagmamalaki sila. Pag na-cramping ba na, eh, may pagmamalaki pa sila. Eh, gubiyero tayo. Diba? Ano ang mga ano na ito? Ang priority ko kasi, ang ano, dalawang spirit lang naman. Ito, Samar. Sumusunod naman dito. Dito, sumusunod naman dito. Yan lang po, isang street lang. Yung isang street, yung Samar. So, yung barangay, ang ordinance nila rito, barangay ordinance, yung one side parking. So, yung iba, medyo lumalakas. Pag dito ka, nasa left side yung one side parking namin, yung kanan dapat wala. Pagka dito, sa Leyte, ayan, katulad yan. Pagka nakaharap siya namin, tala pupunta sa tayo. Katulad yan, one side parking po yan. So, ito, sa left side naman ang parking dito. Parking area. Sa maliliit na kalye, walang problema eh. Itong Leyteb, ito po yun. Then, ito. Yung red side po, ang bakante po. Kilirian eh. So, nandito lang. Ito po kasi yung pinaka-main road dyan. Daanan po kasi yan eh. Lahat po nang galing sa amin siya. Actually, ito mabuhay ito. Kasi diretso ng pinya ito. Pati yung ano sa Amar, mabuhay din yan, alam ko eh. Kasi diretso ng ano yan? Diretso ng Jitwason at Kaya yung one side parking yung rito, may oras ba yan? 8 to 5. Eh paano kung limbawa lumakpas sila dun sa binigay nyong oras? Oo, oh, yun dapat i-clamping. Sinasabihan nyo sila ganun? Nag-a-announce kami, oh, kaya lang. Basta sa amin, pati itong ano, mapa na itong katagal. Basta ang gusto kong mangyari, masampulan sila. Okay. Masampulan sila lahat ng nasa Samar. Matitigas ulo yung Samar. Kailangan sumunod sila. Masampulan sila na maklamping sila. Ewan ko lang kung di sila sumunod. So, yung binigay yung oras, dapat sundin nila. 8. 8 ng umaga. 8 ng umaga hanggang 5. Hanggang 5 ng hapon. Pwede na sila dito. 5 naman lang. 8 ng umaga, pwede na sila magparada? O hindi? Dapat naka one side parking na sila. Pagdating ng 5 o'clock, sige, pwede na. Okay naman. Okay na. Oh, yun. Total, hapon na naman. Hapon na. So, pwede na kahit magkabila ang parking. Pagdating ng umaga ulit, kinabukasan ng umaga. Balik ulit siya dati. Balik ulit. One side parking ulit. Monday to Friday yun. Monday to Friday lang. Saturday and Sunday, wala akong one side parking kasi alam na, intindihan ko naman sila. So, binibigyan nyo ng consideration na yun. Okay, sige. Oh, gusto niyo Bulaga na lang. To, so, Che, anong pangalan nila, Che? Chairman Albina po, 566-155. Okay, sige, salamat po. Yun, maganda. Bubulagayin namin lang. Pwede namin na lang makuha sa chairman yung number ko ninyo para Ay, yun ba yan? So, dito, nagkaroon ng coordination ang barangay 566 kay Chairman Albina at ang Team Aguilar rito. Kasi ang mas masaway dito yung mga nangungupahan eh. Okay. Kesa rin sa mga lihiti mo. Lihiti mo. Eh, katulad dito, Leyte. Ayun, sumusunod sila eh. Sumusunod. Pagdating sa Samar, yung mga lihiti mo, sumusunod. Yung mga nangungupahan, ayaw sumunod. Kaya gusto pero, check, kahit mapagsabihan nyo, minsan hindi pa rin sumusunod. Ganun pa rin. Sinasabihan na namin. Nag-a-announce na kami. Ito, binalukot ng announce kanina eh. In-house to house pa. Wala rin. In-house to house pa. So, tama lang yung at least na coordinate sa clamping operation. Gusto ko, kala nila kasi iningas kugun lang yung barangay. Eh, gusto ko masampulan sila para magreklamo na sila, gusto nang magreklamo. Okay. Tama basta po yun. Kami, pinasunod namin yung one side parking at yung... Hindi, tama naman po yung disiplina naman po dapat, di ba? Kasi kung walang coordination, walang pakikipagtulungan, hindi maayos ang takbo ng sistema ng barangay. Kasi dito sa ibang barangay, meron sila 1 week dito, 1 week sa kabila. Ako hindi, stick to ako dito. Kung saan ako nag-one-side parking. So, depende kasi yun ang pa. Mindanao. Taon na kami nag-announce. Yung both side, bawal yan eh. Di ba? May madaanan kami dito dyan. Okay lang. Hindi pwede namin i-clamp. Kabilaan. Kabilaan yan. Okay. Kabilaan po, Mindanao. Sama na natin yung Bisayan. Pati Bisayan. Okay. Yung Bisayan. Both side. Mas more.
Mas better. Yes, sir. Okay. Hindi, tama naman yun. Kasi para naman maintindihan na, na dito merong barangay ordinance na dapat sundin. Tama po yun. Kumbaga kung ano lang yung nasasakupan ng barangay dito. So yun lang yung papaka-clamping ni chairman dito, no? Ito lang sakop ko rito. Dito lang. So dito, naka-assist naman sila rito. Once na nag-operate dito. Yung kabila, huwag natin pakailaman yun. Para maigay nila kung saan mga lugar yung ika-clamp dito. Para hindi lumagpas doon sa ibang barangay na nasasakupan. Wala na tayo ngayon. Gusto masample lang. So, bukas po. Mga bukas, dadaan kami. Bigla na, wala na tawagan. Ano yung maabutan namin sa summer? Correct. Wala na akong ano. Kung wala kami rito, pare, bakit tayo rito? Ayun, si Kagawad. Bakit tayo? Para masample lang. Para naman kami nandito. Sa umaga, kasi... Kasi nag-aanos kami. Ganito ho yan. Tumira tayo bukas, titiluyan ng ilang araw. Opo, mamaya gagawa na naman ng gano'n. Balik na lang kami. Yung biglaan na lang. Okay. Para masample lang. Pagkami ito, may maraming sinasunod, tatawag ko si German ko sa inyo. Sige, lang ito. Pagkakataon ko kayong pinipuntaan na. Nasa inyo na yung... yung tinawag. Kagawad, anong pangalan nila? Kagawad Eddie Turalba po. Ayun, si Kagawad Turalba, no? Sama rito sa ating coordination dito sa clamping operation. Thank you. Okay, salamat po. Kagawad, thank you. Sir. Okay. So, bukas, kung sakaling makakasama tayo kasi nasa District 1 and 2 tayo sa Team Delantar, no? Sumama lang tayo dito sa Team Aguila. Ayun, pero nakita natin yung gagawing operation bukas dito sa Barangay 566 Zone 55. Okay, tuloy na tayo. Nandito ngayon tayo sa Blooming Street Corner, Gituason. Dito nakaparadang isang Nissan Urban. Halos sa kanto na rito ng Gituason at saka Blooming Trip. Ito, naka-clamp na po. Clamp number 239. Okay, nakita naman natin clamping zone area, no? Ang Gituason at itong kaba ng Blooming Trip. Ito, ginagawa na lang po ng notice ng ating agent, Sir Mendoza. Ayun, napuntahan pa natin yung isang kinaklamp doon. Takuin na natin. Ito, oh, nagtatakbuhan na yung mga nakaparada rito. Ito, tutuloyan talaga sila ito pagka hindi sila umalis rito. Ayun, oh, isang jeep nandun. So, nakakita natin dito yung mga nakaparada rito, nag-alisa na sa katong isang Isuzu na delivery van. Pero itong isang jeep dito, ito, walang driver, wala rin yung tao sa loob. Okay, nakakalap na ni Ejan na si Priyano. Okay. Eh dito wala naman siya nakalagay na kung anong biyahe, no? Para nga hindi natin alam kung private to o ano. So, clamp number 241. Okay, ito gagawa na lang din po ng notice. Kanina, no, napansin natin dito, nung papunta tayo, may mga nakaparada rito. Biglang nag-alisan. Ito, inaayos lang ho yung pagkaka-clamp, no, para siguradong hindi kakalas. Ito, napalitan na lang ng mas maanong clamp. Ito, ayun, nakasalpa ka agad. 109. So, pinalitan natin ang clamp number. Ito lang, kakapit natin ngayon, clamp number 109. Okay, so nakalapat na siya. Okay na. Okay. Ito. Sakay na po tayo. Okay, mga kapatid, nandito pa rin tayo sa M. De La Puente. Dito sa may Sampaloc. Ito isang Toyota Fortuner yung nakaparada rito. Ito yung may-ari.
Ito ha, kaya nakakot na po. Ay, po naman. Support naman. Boss, may kinuha lang ako. Hindi naman ako. Dapat nakasend doon na kayo. Si Sir kasi dito may kinuha lang daw siya, no? Kaso yung nung naklam natin to, walang driver. So yun, no? May kinuha lang si Sir kaso nga, no? Naklam natin to na walang tao sa sasakyan. So medyo nagagalit, no? Kagaya nga niya na pag naklam natin ng walang tao, so iniwanan na lang natin para hindi na humaba yung usapan. Dito na ngayon tayo sa opisina ng clamping, sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo, mga kabayan. Maraming maraming salamat po. Mabuhay, Manila. God first.